FYI is back, and I'm with Congressman Nicky Briones and Dr. Reyes. Congressman and Doc, anong real bottom line natin dito sa magkaroon ng referendum and so on and so forth? Alam mo, partner, kung magtatagumpay tayo dito sa member-initiated referendum dito sa Battle Act sa lalawigan ng Batangas, ako'y naniniwala na sunod-sunod na ito. Sapagkat meron pang 106 electric cooperative sa buong Pilipinas, kung saan merong 9 million electric consumer na under NEA pa na naghahangad din na kilalanin silang may-ari at may convert into stock cooperative at may registro sa CDA. So, Doc, ang ibig sabihin po netong laban na ito is that simple. Yung 9 million Pilipino na consumer. Electric consumer ng electric cooperative ma-convert in real cooperative registered in CDA. Ayan, yan ang pinaka-bottom line. And number two, dito, yung mga other charges, tatamaan pa ba ulit yung mga present consumers? Alam mo, partner, ang napakaganda mangyayari, pag na-convert natin, lagi natin sinasabi, bababa ang kanilang babayaran kuryente sapagkat tax exempt. Wala na nung iba at lahat ng taxes na binabayaran na kooperatiba magiging libre na sapagkat tax exempt ang cooperative under CDA. Bukod doon, gaya ng sabi ko, meron na silang magiging katibayan na sila'y may pag-aari sa ating cooperative. Yung tinatawag na stock certificate. Bakit lumalabas ngayon, wala silang stock certificate, wala. Ano? Kaya nan-stock sila. Oh, pero Doc, kinakailangan ba lahat ng under nitong non-stock cooperative, electric cooperative nito, madaliin nila na ma-convert ang kanilang mga... Yan ang pinaka-dapat na gawin talaga at maisip ng lahat ng mga may puso na mapaglingkuran yung mga consumer members. Talagang madaliin nila ang paglilipat nito, pagko-convert. Pero partner, meron tayong problema eh. Mukhang gumagastos at gumagapang sa loob ng Kongreso na ma-amenda pa yung charter o yung mabigyan pa ng more power itong National Electric Electrification Administration. Is this pro-people, do you think? Alam mo, partner, yan ang nakalulungkot. Katulad dito, sa lalawigan ng Batangas, may mga taong katulad ni Dr. Ernie na nagsusumikap na kilalanin yung batas. Ito, meron naman tayong mga kasama sa Kongreso, yung National Electrification Administration. Gustong manatiling non-stock non-profit. Namuhunan ang mamamayan, pero gusto mong ang magpasunod, yung walang puhunan. So, hindi maganda sapagkat yung ini-strengthen nila na NEA charter, yung charter na ito na PD 269, ginawa nung panahon ng Marcelo eh. Meron pa bang lalakas do sa panahon ng Marcelo ginawa yung charter? So pag so, pinalakas mo pa, mas grabe pa sa Marcelo ito. Direktang sagot, antay o pro? Malinaw partner na anti-people. Yung ating ginagawang panibagong batas, yung bill sa Kongreso, sapagkat gusto nilang manatiling non-stock non-profit. Ayaw nilang ibigay ang pagmamayari. Ayaw nilang bigyan ng katibayan ang mga namuhunan na kinulektahan ng hindi alam na umaabot na sa 100 billion pesos ang nakulekta sa buong bansa. Ay napakalaki na nang nakukuha sa... Basak pala yung congressman. Ang napakalaki na nang nakukulekta nila sa ating taong bayan. Samantala, yung inilalakad natin ngayon, ito'y conversion into real cooperative na makikinabang ang taong bayan. Sigurado makikinabang ang taong bayan, partner. Sapagkat, gaya nang sabi ko, bababa ang babayaran nila kuryente, magkakaroon sila ng stock certificate. Pag sila na may katibayang stock certificate at may shares, meron ka ng dividendo, patronage refund, interest on capital. So, magiging maligaya ang ating mga electric consumer. Bigyan natin ng magandang agam-agam ang ating mga manonood. Meron na pong president. Ano ba sa Tagalog yung president, partner? Alam mo, meron ng ikangang pwedeng pagbasihan. Pamarisan. Okay. O pamantayan na nangyari na. Ngayon, ito yung president.
Meron tayong board initiated referendum Daneco. Sa Daneco. Ito member initiated referendum dito sa lalawigan ng Batangas sa Bat Electoral. At meron doon sa Agusan. Oo, tapos na yung sa Agusan del Norte. So, meron pa bang dapat intayin yung mga consumer cooperative na magbagal-bagal o kinakailangan na talagang porsigido na ilakad katulad ng ginagawa ngayon natin? Dapat na nilang tingnan kaagad ano bang nangyayari dyan, paano ba ginagawa nila yan, at siguro naman ay kaming Tagalipa hindi magkakait doon sa mga gusto rin magkaroon ng initiate, member initiated referendum nakagaya nito. Ngayon, last two question if you may allow me, no, Congressman and Doc, ano ang panawagan mo, Doc, sa mga present board ng Batelec 2 na overstaying na and they are just using the TRO daw na naandoon sa issued by the Supreme Court. Ano ang panawagan ninyo? Ay, ang maganda nitong gawin doon sa mga ating mga kaibigan dyan sa mga direktor ng Batelec. Ay, alam po, sila naman ay handa rin. At may mga kaibigan ako nakausap. Handa rin sila na sila ay magkaroon na rin ng election kung sakasakali. At alam mo, ito sinasabi natin dito sa conversion na ito. Kung sakasakali at magkaroon ng conversion at mapapalagay ng CDA ito, sila naman po ay kung talagang ginugusto ng taong bayan, ay sila pa rin. Kaya ito ho ay, sabi nga natin, ay hindi natin inaaway ang mga tao, kundi sistema ang pinag-usapan dito, na yung i-recognize lang nila yung pera ng taong bayan at mapalagay sa tamang sakay sa batas, sa tamang perspektibo. Ano naman ang matuwirang panawagan mo doon sa mga overstaying directors ng Batelec 2 or 1 na hindi nila iisipin na ikaw ay namimersonal or whatever? Eh, ang atin lang naman, ang gusto kong panawagan, magkaroon ng eleksyon. Kung tapos na ang termino, magkaroon ng regular eleksyon itong ating mga electric cooperative. At kung talagang ika nga ay tapos na ang termino, dapat naman sila na ang manguna doon sa eleksyon. At sila na rin ang manguna, tumulong dito sa conversion ng Batelec 2 para maibigay sa consumer ang pagmamayari at magkaroon sila ng kapakinabangan. Doc Ernie, last na lang, ano? Hindi na siguro dapat na makipagpunong braso pa ang Batelec sa paglilibot nyo doon sa panawagan na ito ay ma-convert? Tama ba ako doon? Tama yan. At talagang, alam mo, kapag tinulungan kami ng mga directors ng natin taga-Batelec, it's a very, sabi natin, heroic act. Napakaganda niyan. At yun ay nakapaglingkod sila lalo sa ating mga kababayan na talagang sila ang dapat i-recognize ngayon sa ERC Resolution No. 14. Talagang yan ay kanila. Ibigay natin yan. Okay. Itama lamang ninyo ako kung ako ay mali o ako kung ako ay tama. Ang ibig lamang po ni Kong Nicky Briones ng AGAP at ni Dr. Ernie Reyes, yung 9 million electric cooperative consumer, maging ma-convert, maging tunay na cooperative ito na nasa ilalim ng CDA para kayo ang siyang makinabang, hindi yung kayo na ang sinisingil at pinagko-contribute pa kayo, ngunit wala naman kayong kapakinabangan. Tama? Tama yun. Okay. Exacto. With that, thank you so much, Congressman and Dr. Ernie Reyes.